Lumabas na ang isa sa inaasam na papel ng Extrata SMI, ang kanilang Environmental Compliance Certificate o ECC. Pero naglunsad ng signature campaign ang Simbahang Katolika para kontrahin ito. Representative Di Sabanse punta sa open pit mining, Gobernador Dodo ang kontrausab ang aton mga sanggunian panlaluwigan. Bago lang ang nagpagulasan resolution number 5 saying the ban on open pit mining stays. Sa South Cotabato, hindi daw pwedeng paghiwalayin ang politika at pagmimina, kaya naman may ilang posisyon sa gobyerno na kritikal para umusad ang operasyon ng $7.9 billion ng mining project ng Extrata SMI, ang pagka-busy gobernador ng South Cotabato na pangangasiwaan ang sangguniang panlalawigan. Parehong ayaw sa open pit method ang dalawang kumakandidato sa posisyon na sina Attorney Cecil Diel at Attorney Ernesto Catedral. I will oppose it. Any activity, any program, any idea that will surely redound to the benefit and interest of our people, I will support it. Under my watch, although I can't deliberate, and although I can vote only to break a tie, under my watch, I'll try my best to defend the stand of the collective stand of the Sanggunian. Critical din ang posisyon sa pagka-gobernador ng probinsya na pinaglalabanan ni na re-electionist Governor Arthur Pingoy, Representative Daisy Fuentes at Fernando Miguel. Itinanggi nilang may gumagapang sa kanila para manalo at matiyak na makuha ang LGU endorsement. Kita po yung pagbakalabakala sing ako, no, ako yes, no. Di pwede na. Ano, kasi gobyerno ang bahambaga, subuhin na nga daw, libre si Primer Talk, no, I don't want to talk about your ideas. I will learn first about mining. Sa paglibot-libot ko, amo daw ng isyo sa akon nga ang gagasto SMI. Sing ko paano nila ako gastuhan. Kaya ako nagpirma sang ban. Ako ang naghago nga nagasto sila sang labi-labi sa tanan ahensya sa Malacañang para lang mapasa. Definitely hindi ako ang ginagastuhan. I will not decide on it alone. My style of management. Nag-consulta tayo, Francis. Sa tingin mo. With my position, I doubt it. Para sa SMI, hindi raw ito gagawin ng kumpanya at sinusunod nila ang mga proseso para sa proyekto. Well, it has always been a practice in all past elections that SMI remains to be apolitical or hindi po kami nakikialam sa eleksyon o hindi po kami hindi ng kapwede. Target daw ng Extrata SMI na makuha ang lahat ng rekisito sa 2016 para makapagsimula ng konstruksyon ng mga pasilidad at magsimula ang operasyon nila sa 2019. Multibilyong piso ang mapapasok kapag matutuloy ang mining operation sa Tampakan. Sinong politiko ba naman ang hindi maguguluhan lalo't nasa kamay nila ang pagpapasya sa kinabukasan ng mining company? Pero napakalaki naman ng kapalit nito. Malaking tulong ang kikitain sa pagmimina para umunlad ang kabuhayan ng mga ordinaryong tao. Pero kung magpapasya ang Korte Suprema na iligal ang ban sa open pit method sa lalawigan, papaliktad ba ang posisyon ng mga opisyal? Ang purpose ko noon, para at least ma-stop mula ang lahat ng mining activities. Meanwhile, yung mga issues na affect the lives of our people, ma-resolve muna. Well, I think you have the remedy we call people power. And I know you know the implication. Ang halalan ngayong Mayo ang siyang magiging pinto sa kinabukasan ng South Cotabato at ang mga karatig bayan at syudad. Sa Mayo at 13, isang habang pro o anti-mining na politiko ang makakaupo sa pwesto? At sino naman ang pipiliin ng tribong hati na rin sa isyu ng pagmimina? Yeah, kailangan talaga namin kunin para pakinabangan ng lahat, hindi puro lang sa tribo, kung hindi para sa lahat, lalo na sa four provinces na kailangan talaga yan. Business opportunities ma-open at saka yung mga skilled workers natin, hindi na sila pwede na rin na
hindi na magpunta ng ibang bansa dahil... Ilang araw na lang at magdedesisyon na ang taong bayan, maghuhusga sa mga politikong gustong maglingkod sa kanila. Francis Canlas, Patrol ng Pilipino.